Ay po ito ngayong lahat. Jill. Jill ba? AJ. Oh, yeah. Papa, dito naman kayo eh. AJ. Romans 12, 9 to 21. Sorry. Our scripture for tonight has been taken from the book of Romans chapter 9 to 21. Love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, "It is mine to avenge, I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, he will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Blessed be the reading of the prayer. Amen. Kaya po muna tayo magsiupo na. Bali, ito po yung topic natin ngayon, love in action. So, bago po tayo mag-start, samahan niyo lang po ako sa isang break ng panalangin po. Yes, Lord, Heavenly Father, Panginoon, muli po kami, Lord God, ay lumalapit sa inyo, Lord God, at kapakubang Panginoon, we pray, Panginoon, kapag ito, Lord God, ang pangalan niyo lang po, may taas, Lord God, itago niyo po ako sa inyong lukrat, Panginoon, gamitin niyo lang po ang empty vessel, Lord God, and let your glory be revealed, Lord God, sa aming lahat sa gabing ito, Lord God. At sa gabing ito, Panginoon, mamigil po kami ng tawad, Panginoon, sa managwarang kasalanan, Lord God. Kung nga pong karamihan, nasa puso namin, Lord God, we pray, Panginoon, ito po inyong alisin, Lord God, at palitan ng inyong pamahal, Panginoon, na sa gabing ito, Lord God. Para mo po mensahe, Lord God, at pagkakaroon sa amin sa gabing ito, Lord God. Ito po ang manasa ng mga puso, Panginoon. Ito po yung aming dadalhin, Lord God, at sa agad sa kanyang pagkakasataan ito, Lord God. Huwag ang manifest sa amin, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon. At itong mensahe, Panginoon, ay aming pamumuhay, Lord God. At ito po inyong utos, Lord God. Ito po ang inyong sinabi sa amin, Lord God, sa, na kayo po yung aming iubay, Lord God. Kayo po yung aming mahalin, Panginoon, at mahalin namin sa isa, Panginoon. At sa gabing ito, Lord God, kaya lang po ang mga kakas, Panginoon, at yung lahati, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. So, sabi ko po, ito po yung topic natin ngayon, loving action. So, kapag sabi, nabasa natin ngayon yung topic natin, medyo mahaba-haba siya. So, medyo bibilisan na lang natin ng mga kasi wala na siyang oras. So, at ito po ang title natin ngayon, Christian in Action. Kasi diba? Amen. So, yung topic natin is loving action. So, dito ngayon, siyempre, yung Christian, dapat ano natin, minimalipes natin yung pagmamahal na tinigay sa atin ng Panginoon. So, instead of love, pinalitan natin na ng Christian in action. So, kung makikita nyo po sa illustration natin, yan po yung Rome noon. Kasi nga po, yung topic natin is kinuha natin sa Romans, di ba? So, Christian in action in Rome. Pero ngayon po, hindi na po sa Rome. Ibibigay na po sa atin ni Lord ang mensahe sa labi. So, simulan lang po natin. Sabi nga po sa unang verse, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cling to what, to that which is good. So, isa-isahin po natin, himayin natin ng konti. Sabi dyan sa 9a, let love be without dissimulation. So, ano po ba ang ibig sabihin ng dissimulation? Amen. So, sa aking pagsasaliksik po, hinarap ko po talaga, napag-alaman ko po, ang ibig sabihin niya po pala yung not unfeigned. Ano naman po yung sabihin na natin, pain? Dissimulation. Dissimulation. Yeah. Amen. Sorry to God. So, yung sabihin mo na dissimulation po yung hindi ka nag-pretend. Yan, hindi hypocrisy.
Malinaw ka, di ba? Malinaw. Yung natin, yung simulator. Mahirap yun. So, napaka-simple po. Yun nga po, ibig sabihin ng simulation po. Yung without sincere. Pretension, hindi ka nag-pretend sincere. Yeah. Sabi nga ni Brother Wendell. So, dapat nga, di ba, yung pagmamahal natin, hindi puro pakitang tao lang. Kasi dapat nga sabi nila, kung ang ginagawa mo lang is gawa ka ng gawa, pero yung ginagawa mo lang, puro pakitang tao, wala namang love sa puso mo. Baliwala na yun, puro outward lang yun. Kasi ang tinitingnan ni Lord, hindi yung ginagawa mo eh. Ang tinitingnan ni Lord, tuloy nga sa puso mo. Yun po. So, manood naman po, abhor that which is evil. O, abhor naman po. Sabi nila, ano po yung abhor? So, hinanap po rin po yan. Sabi po, ang meaning po ng abhor, to regard with extreme repugnance. Naku, okay. Wala naman yan. To look, o, amen. So, ibig sabihin ng abhor is to hate. Amen. Correct sentence, to hate lang po yan. Pinahinapan ng title. Pero to hate lang po talaga ang ibig sabihin yan, di ba? Hate, which is that which is evil. Di ba? Dapat, ano magalit tayo, ano ba yung mga evil dito na sinasabi? Ito po yung mga kasalanan. Di ba? Kaya nga, bakit po tayo naiwalay sa ating Panginoon, no? Di ba? Di ba, sabi dahil sa ating kasalanan, kaya tayo naiwalay. Because of our sins. So, yun dapat ang ano, i-hate natin yung mga kasalanan yan. Kasi, dahil sa mga kasalanan, maihiwalay na naman tayo, di ba? Tayong lahat dito nakakilala. Alam ko lahat dahil nandito sa loob na ito, anak na ng Diyos. Amen. So, dapat kung ano, yung ayaw ng Panginoon, yung kasalanan na yan, is i-hate na rin natin. Huwag nating mahalin. Kasi minsan, minamahal pa rin natin eh. Ayaw pa rin natin, hindi natin pabitaw-bitawan yung kasalanan na yan. Ewan ko ba, kung bakit hindi nakapit sa bawat isa sa atin. Minsan, mayroon mga bagay sa ating buhay na kahit anong gawin natin, hindi natin may bigay. Hindi tayo mabitawan. Siguro in time, marirealize din natin, papakita din natin sa atin ng Panginoon na yan ay mali. Ipaparealize din sa atin na talagang marirealize mo, oo nga, no? Na yung time na yung siguro mabibitawan natin. Pero as much as possible, sabi nga, hindi na as much as possible, dapat is bitawan natin yung mga kasalanan ito. Huwag natin itago, huwag natin mahalin, huwag natin ano, nabit-bitin. Kasi ito ang mag-hinder sa mga blessings sa atin ng Panginoon. Amen. Sabi nga, di ba, love does not delight in evil, but rejoices with truth. Di ba ba? So, nakita-kita po natin, hindi nade-delight yung pag-ibig sa mga masasama natin gagawin. Kumbaga, the end does not justify the means. Kung gagamitin mo naman ano, para masama, para sa makatulong, eh huwag na lang. Hindi mo ba na-justify nung kasamaan yung kabutihan na gagawin mo. And leave that to that which is good. Dapat yun ang panghawakan natin. If it's the evil, yung good ang panghawakan natin. Dahil ang good, yun yung galing sa Panginoon. Di ba? Nothing evil comes from God. Yung evil, nakukuha natin yan sa kalaban. Amen. Sunod po, sabi dyan, ano pong yung sabi na click to madali na to, legit closely. Hindi na tayo nahihirapan, pinadali na lang. To remain faithful. Yun. Dapat maging faithful tayo sa mabubuti. Maging faithful tayo sa mabubuting gawa. Maging faithful tayo sa kabutihan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na i-share natin itong mga kabutihan to sa mga tao hindi pa nakakaalam, hindi pa na-experience ang pagmamahal ng Diyos. Yun po. Susunod na verse, hindi pa pala, verse pa pula. For, sabi nga sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So talagang dapat po yung good works ang ating, yung mga mabubuting gawa po, yun po ang panghawakan natin, yung mabubuting pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yun po ang panghawakan natin itong pamahalin ng Diyos, at huwag po tayong maghawak doon sa mga masasama, yung mga kasalanan na yung evil na sinasabi. Amen. So ito po, kung titignan natin, itong verse 9 po ang nagde-define sa susunod na verse 10 to 21. Kasi itong, ang center lang po talaga ng topic nito is love. Yung mga susunod po, yung mga magagawa, dapat natin gawin kung nasa ating yung pagmamahal. Kasi nga, di ba, sabi nga ng Panginoon, di ba, hindi nakikita yung pagmamahal sa gawa ka ng gawa ng mabubuti. Wala doon ang pagmamahal kasi minsan gumagawa ka ng mabuti para pakitan tao lang sa mga sumakasama sa church. Ay, ang buti naman, bait-bait mo naman. Pero wala sa puso sa loob mo yun. Gumagawa ka lang para mapuri ka, maitaas ka, pakitan tao lang pag uwi mo, wala na ulit. Sabi nga, di ba, makikita mo yan pag minsan gulatin mo isang tao. Pag ginulat mo yan, may lalabas eh.
Di ba? May lalabas, may mababanggit siyang, ano, yun yung sinasabi niya, may lalabas na mura, may lalabas na hindi maganda sa bibig. Yun yung sinasabi nila, ano, yung pa yung, hindi pa siya namamatay sa sarili niya. Meron pa rin siya, ano, nakatago dyan, na pag ginulat mo, is lalabas. Di ba? So dapat, huwag po kayong manggugulat. Basta yun. Amen. So, ano nga po, sabi natin, ito yung pinakaano natin, ban. Ito yung mababan sa lahat ng mga next topic po natin. Kasi yung mga susunod po, dito na po natin makikita yung mga fruits of the Holy Spirit talaga sa mga susunod na verses na ipapakita natin. Amen. So sabi po sa verse 10, be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. So sabi sa John 13:34, basahin nga po natin, brothers. Amen. John 13:34. A new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Amen. Alinaw-linaw po ng commandment nga sa atin ng Panginoon na mahalin natin isa-isa, di ba? So sabi nga, love your neighbor as yourself. Pero nauna doon, di ba, sabi sa una-una doon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, di ba? So, dito naman sinasabi niya, love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang bawat isa. Kaya di ba ang tawag natin bro, sis, di ba? Di ba? Familial love. Kung sabi nga nila, merong yung brotherly love na sinasabi nito, galing siya sa Greek word na ano eh, Philadelphia, yung philos, which is love, and adelphos, which is brother. So, ayun, brotherly love nga. So, di ba, titignan natin kung napapasyal kayo sa lugar namin, sa aming Pennsylvania, ano yung tinatawag naman Philadelphia, which is the city of brotherly love. So, kung minsan, rin pa magpasyal kayo, hanapin nyo na ako. Wala ako doon. So, yun nga, doon po kinuha yung pangalan ng Philadelphia, yung city of brotherly love. Sa Greek word na to, sabi nga, sunod po, sabi rin po dyan, sa Philippians 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. So, syempre, kailangan humble tayo palagi. Diba? Huwag kang, ano, yung pag may bago, ayaw mong pansinin. Diba, siya ang bago, siya lumapit sa akin. Diba? Yung mga ganun, di ko mas siya kilala eh. No? Pero dahil po hindi, dapat humble tayo. Siyempre, mga bago yan eh. Siyempre, paano mo may uwiwin yung taong yan kung makikita niyo yung mga tao sa church ito, mas nabera. Mga tao sa church ito, puro ano, mapagmataas, di ba? So dapat humble talaga tayo, dapat tayo mau... Hindi na natin kailangan antayin mo una siya. Unahan na natin. Yes. Diba? Ipakita na natin yung love, ipakita na natin yung brotherly love. Huwag na natin antayin na maunahan tayo na ano, ng brotherly love ng kalaban na umalis na lang yung tao at mapunta sa hindi magandang gawain. Yan, sabi rin po sa 1 Peter 3:8, finally all of you, live in harmony with one another, be sympathetic, love as brothers, and be compassionate and humble. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, na ito po yung, hindi po sinabi ng kapitbahay, hindi po sinabi ko, kundi sinabi po ng Panginoon na gawin natin. Na hindi po isang beses ang sinabi, kung makikita ng iba-ibang verses sinasabi, hindi po dito yung nakalagay second commandment, di ba? Ano po yung second commandment kung naalala natin? Amen. So, yun nga po, hindi lang isang beses, sabi nga, pag paulit-ulit na sinasabi, Importante. Amen. Glory to God. Pasensya na po kayo kung lahat nagbabasa kasi may boses po ako ngayon. Pinapawin mo na po yung last week kasi alam ko po, napagod po kayo last week. Tatay yung sister ngayon. Babawi! Joke lang po, joke lang. Turn saan po tayo? Sa verse 11 po, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor in serving the Lord. Amen. Ano po bang sinasabi nila dito? Sabi po, be on fire. Ano po yung sinasabi pong zeal? Yung talagang energy mo. Yung enthusiasm mo. So sabi nga, pag never lacking zeal, dapat on fire ka. Di ba? Ano pa? Dapat eager. Eager ka mag-share. Eager kang mag-win ng souls. Eager ka gumawa ng mabuti. Ano ba po? Dapat din po, alert. Amen. Amen. Amen.
Welcome po sa mga bago nating brothers and sisters. Ayun na rin pa, Dos. Yun nga po, sabi nga po natin, glory to God. Sabi, never be, dapat tayo be on fire. Diba? Huwag tayo